Natural ang anger. Natural na maging bitter, paminsan-minsan na ma-stress, ang mamroblema, ang malungkot o matakot. Pero ang lahat ng emosyong ito, natural man, hindi mo dapat hayaan na ikaw ay masyadong maapektuhan for all these emotions to get the better of you. To the point na maapektuhan na ang desisyon mo, ang pakikipagkapwa-tao mo, at lalong-lalo na ang relasyon mo sa Diyos mo. Don't get me wrong. Kahit naman ako, kahit paano, mayroon ding share ng mga pangit na karanasan. Please believe me, I feel you. Nakikiramay ako sa iyo, naintindihan ko ang kalalagayan mo, ang hirap na pinagdaraanan mo, lalo pa kung ikaw naman ay isang mabuting tao. But please also believe me when I tell you, ano mang pangit na karanasan yan, gaano man kabigat yan, pag samasamahin man ang lahat ng yan, hindi worth it na dahil dyan ay ang Panginoon ay yung talikuran. Hindi worth it. Hindi sulit. Malaki ang iyong pag-iisyan. Sinasabi ng Bible, anong makakamtan ng isang tao, makamtan man niya ang buong mundo kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Kung po pwede natin i-paraphrase ito kahit paano at iugnay sa sinasabi ko, gaano man karami at katindi ang mga pain na maranasan mo sa mundong ito, again, ibabalik ko, hindi sulit kung dahil dito ang relasyon mo sa Diyos ay iyong ipagpapalit. Do not give the devil a chance to work on you. Huwag mong hayaan na manatili ang galit, ang anger at bitterness sa puso mo na i-chipwera na niyan ang ating Panginoong Jesucristo. Pinapalitan natin ang Diyos dahil sa galit natin. Kapag someone hurt us so badly, gusto natin kumante. Pero siyempre, ako, hindi ko po pwedeng ilagay sa aking mga kamay ang bagay na yan. Lord, bahala ka na sa kanya. Pero, Lord, ang bagal-bagal mong mag-drive ng hustisya. So gusto ko nang agawin sa iyo ang manubela. Ilalagay ko na ang batas sa aking mga kamay. Ako nang maninira sa kanya. Ako nang hindi magmumura ang Diyos. Mumurahin ko na siya. Gagawin ko na ang dapat kong gawin to get even o upang makapaghiganti pa sa kanya. Kapatid, hindi po pwede yun. Sapag hindi ka naman Diyos. Tandaan po natin, kapag tayo nagpapakabuting tao at merong sa ating nananakita tao, nagkakasala siya hindi unang-una sa atin kundi sa Diyos. Ang dinidisobey niya, hindi ang kautusan natin kundi ang kautusan ng Diyos. Kaya dapat siyang managot hindi sa atin kundi sa Diyos. Ay, bahala ka, sige. Kapag ilalagay mo ang paghigante sa iyong mga kamay, eh baka at one point sabihin ng Panginoon, ah, sige, ikaw na. Ah, ikaw na. Ikaw na gumawa. Marunong ka pa sa akin. Ano sabi ng Bible? Vengeance is not yours, it is mine. Ako ang gagante sa iyo sa aking paraan. So kapag ikaw ang siyang naghihigante, isipin mo, nagkakasala ka na, na-stress ka na, dinideprive mo pa ang Diyos na gawin ang magandang balakin niya upang ang nagkasala sa iyo ay maparusahan talaga. Tandaan mo kapatid, maniwala ka, mas mainam na ang Diyos ang maghihigante para sa iyo. Sinisigurado ko sa iyo na ito'y marirealize ng taong naka-offend sa iyo. So brothers and sisters, let go and let God. Ang hirap maghigante. Kasi madalas kapag ikay naghihigante, nag-i-effort ka, not just to get even kundi upang to inflict a harm in whatever way possible na mas matindi kesa sa ginawang sakit sa iyo nung nagkasala sa iyo. Mas may stress ka. Hindi ka lang nagkakasala dito, mas mamumroblema ka pa. And who knows? Sino nagsabi sa iyo na kapag nakapaghiganti ka, ay magiging masaya ka na? At sino rin nakakasigurado na kapag naghiganti ka sa kanya, hindi rin siya maghihiganti sa iyo? It's a vicious cycle of paghihiganti sa isa't isa. Let's go and let God. Hayaan mo siya. Besides, ang mahalaga, sa pangit na nangyari sa'yo, natuto ka. Yun ngayon ang babaunin mo sa kinabukasan na may bagong pag-asa. Ang buhay naman na hindi lamang tungkol sa kanila. Much more, hindi ito tungkol sa anumang nagawa nila. Ang buhay ay higit pa sa lahat ng yan.
So huwag mong isugal ang mga magaganda mo pang pupwedeng maranasan dahil sa iyong mga pangit na karanasan na hindi mo naman nga kasalanan. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa ng paraan. Isa pa, ano man ang pangit na ginawa sa iyo o sinabi sa iyo, lalo pat kung ikaw ay innocent at nagpapakabuting tao, hayaan mo, sapagkat hindi naman nun talaga sinira ang buhay mo at hindi naman nun talaga sinira ang magagandang plano pa ng Diyos para sa iyo. Maaaring yun ang feeling nila, sila ay panalo, pero sa loob-loob mo, dahil malinis ang konsensya mo at wala ka namang ginaagabyadong tao, alam mo, natuloy ang buhay mo. At tulad ng ating Panginoon Jesus Christ, maaaring sa panalo ng mga Yehudyo, maging ng mga Romanong nagpako pumatay sa kanila, sa kanya panalo sila. Pero yun ba ang pakiramdam ni Jesus? Hindi. Kaya nga siya pa ang humingi ng kapatawaran para sa kanila. Sapagkat para kay Jesus, walang nawala sa kanya. Malaki ang nawala sa kanila. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Lalo pat sinabi ng Panginoon sa bandang una ng mabuting balita, ang kabanalan natin ay dapat mag-exceed sa kabanalan ng mga Pariseo at Eskriba. Na kung ilalapat nga po natin sa ating pinag-uusapan, dapat ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi maging sa level lang ng emotion. Ibig sabihin, whatever happens, maganda man o pangit na sitwasyon, manatili tayo nakakapit sa Panginoon. Yun ang tunay na kabanalan, yun ang kabanalan na totohanan at pangmatagalan. Amen. Lagay natin.